Roller coaster. Ang footage nito ay nagpapakita ng pamilyang nakasaka isa-isang roller coaster habang nire-record ang reaksyon ng anak nilang lalaki. Wala silang kaidea-idea na ang kasiyahan nila sa gabing yon ay may kalakip na kapamakan. Habang masaya sila, ito ang makukunan ng kamera. Pagmasdan mong mahigi. Nakita mo ba? Habang umaandar ang roller coaster ay makita ang likuran nito na walang taong nakasakay at nakaupo. Pero sa patuloy na pagandar nito ay biglang may makukunan ang kamera na nakaupo sa dulo ng roller coaster at di kalaunay naglaho. Pero kapansin-pansin ng batang lalaki na tila ba may nakikita at nililingon pa ito. Palagihan siyang tumitingin sa likuran nila. Kayo mga kamulti, ano sa palagay niyo ang creepy na imaheng nakaupo sa dulo ng roller coaster? May idea ka ba? Cave Spirits. Ito ay nakuna naman ng magkakaibigan na nagra-rides gamit ang bisikleta nila malapit sa isang kilalang haunted cave na di umano'y pinakikitaan ng mga iba't ibang nilalang. Sa gabing ito ay papauwi na sila galing sa isa pang cave adventure nang out of nowhere ay may nakapangingilapot na imaheng makakasalubong nila habang binabagtas nila ang kadiliman ng paligid. Nakita mo ba? Pagmasdan mong mahigi. Hindi nila napansin ang isang imaheng nakatayo sa gilid ng madilim na daanan. Kung papansinin mo ang mahigi ay nakasuot ito ng itim na damit at nakapangingilabot pa ay ang itsura nito. Transparent lamang ang katawan nito pero kitang kita na distorted ang mukha nito. Naniniwala ang mga viewers na maaaring isa itong espiritu na gumagala sa lugar. Magpagayon pa man ay bibigay ko na sa inyo ang huling huska kung totoo ba itong espiritu o ibang entity. Cryptic. Ang lalaking ito ay kinukunan ng kaibigan nito habang pinapaandar ang monster truck nito sa isang mapatong sapa.
Sa patuloy na taas ang pag-akyat nito sa mabatong tubig ay may magpapakita sa background. Isang misteryosong nilalang ang makukunan nila. Pagmasdan mong maigi. Biglang napatigil ang lalaki nang makita nito sa unahan ang isang solid black figure na naglalakad. Hindi na siya naglakas loob na lapitan nito at nanatili na lamang sa pwesto nito. Dahil sa malabo ang quality nito ay iba't ibang espekulasyon na ang inani ng footage na ito. May mga nagsasabing maaaring tao lamang din ito. Pero ayon sa may-ari ng video ay ito ay isang nilalang na hindi pa nila nakikita. Magpagayon pa man, ano sa palagay mo kamulti? Old painting. Ang TikToker na ito ay isang funeral director na bumibisita sa mga haunted places upang mag-collect ng mga artifacts na pinamumugaran di umano ng bad spirits. Sa bahay nito meron siyang isang haunted painting na may malagim na nakaraan. Sa katunayan ay na-interview pa siya sa isang sikat na website. As some of you may know, I collect haunted artifacts from various locations. Also, is that an orb? Anyway, I was recently interviewed by the Liverpool Echo, specifically regarding this haunted painting I recently acquired. It details a scene of Wigan Town Centre from the 1940s, and allegedly the artist took his own life after creating this picture. The atmosphere in the house has altered since this was brought in, and this morning just proves my theory, this is haunted. Ayon sa lalaki, nagpakamatay ang gumawa ng painting matapos niya itong iguhit. At simula nga nang mapa sa kamay niya, ang painting ay nag-umpisang mag-iba ang paligid ng bahay niya. Mga paranormal activity ang gumagambala na sa kanya. Madaling araw na nagising siya sa mga malalakas na kalabog sa palibot. Labi siyang nagtaka dahil mag-isa lamang siya sa bahay niya. Kaya naman kinuha niya ang camera at sinubukang kunan ang mga pangyayari. Nang ito na nga ang marirecord niya. I can hear banging coming from downstairs. It won't be up this morning, but there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Oh, Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? Biglang nahulog ang baso sa sahig. At gumalawang bagay na nasa lamesa. At di pa kalahunan na isang boses naman ang maririnig niya. Hello? Na-record din ito ang tila ba demonic voice na nagsasalita. Ayon pa sa kanya ay bagyaring itong tumigil pansamantala. Pero makaraan ang ilang araw ay muli na naman itong mangyayari. Habang natutulog siya sa sofa ay muli siyang magigising sa mga pagbabalik ng kalabog na nangyayari na naman sa loob ng bahay niya. Some bizarre things are going on in here. I fell asleep on the couch this afternoon. I can hear strange banging noises and there's like child's fingerprints on the mirror. See, can you hear it? This is the frame that's previously caused us a bit of trouble. Nakita nito ang isang maliit na kamay na bumakat sa salamin at biglang kalabog na naman ang narinig niya. Pero nang lumingon siya, wala namang kakaiba sa paligid. Dito ay muli siyang bumaba sa hagdanan. Habang pababa siya ay patuloy pa rin ang ingay sa ibaba. At ito na nga ang makikita niya. Pagmasdan mong maigi. Do you know, I can almost see my breath. It's gone icy cold in here. Freezing. What the fuck? What the fuck? So not only am I dealing with the candles blowing out on their own and the fucking cornflakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You all right, mate? What are you doing? There's nothing there.
don't go out there. Fuck, don't go. Stay here, I'm not following you out there. I don't know what on earth is going on in this house today. As you can see from those clips as well, the cat's acting really strange. He's been doing that for ages now. Looking round the room, darting back and forth like that. Then, as you could hear as well, there was like banging noise in the kitchen and both of them ran out there. When I've gone in after it, there's nothing there. I don't know what the hell is going on in this house. There's been nothing for ages, nothing at all. But just today, there's been an atmosphere as well. Something's changed. I'm staying upstairs until my partner gets home because it's terrified me, to be honest. Biglang namatay ang kandila sa lamesa at biglang nahulog ng kusa ang gamit. Napansin din ng mga viewers ang isang aninong dumaan sa pintuan na siya namang sinundan ng pusa. Isa pa sa mga alagang pusa nito ang may tinitingnan sa paligid na hindi naman nakikita ng lalaki. So ang mga paranormal activity kaya ay dahil sa painting o dahil ito sa iba pang haunted na gamit na nasa loob ng bahay niya. Either way, mangungulekta ka ba ng mga haunted na bagay? Ang video naman ito ay mula naman sa Life of Luxury. Isang ina ang nag-message sa kanila dahil sa kakaibang kinikilos ng anak nitong lalaki. Di humano simula nang mamatay ang kapatid nito dahil sa sunog ay naging kakaiba na ang mga galaw at ikinikilos nito sa bahay nila. Tila ba may nakikita itong hindi niya nakikita at tanging ang bata lamang ang nakakakita. Nag-request si Barbara na pumunta sa kanila upang tulungan dahil sa takot na baka may saktan pa ang anak nitong iba. Kaya naman ang Life of Luxury ay muling pumunta sa kanilang bahay. Deal with what? Her son losing his mind! Listen, her son isn't losing his mind. He created an imaginary friend to deal with the trauma from his brother passing. Kumatok na nga sila sa labas ng pintuan upang makapasok sa loob ng bahay at pinagbuksan naman sila ni Barbara na ina ni Caleb. Hi, we're here to help you with your son, Caleb. Will you people be able to fix my son? Well, we can certainly try. Okay, I'll take you to him. Pinapasok na nga sila ni Barbara at dinala kung saan ang kwarto ni Caleb. Dito ay makikita nila si Caleb na nakaupo sa kama. You know, it gets awful lonely here at night. What? But I need to warn you. Ever since his brother died, he hasn't been the same. There's something really wrong with him. Listen, there's no need to worry. I know how to deal with trauma like this. Just let me try to talk to him. Okay, good luck. Come on. Okay. Bro, be careful. It's fine. Unti-unti siyang lumapit kay Caleb at kisinubukan ko sabihin ito. Pero ang susunod na gagawin ni Caleb ay talagang kadiri. Tragedy recently. No, I mean, something else. The problem is, he feels like he's alone right now. He doesn't have anyone to talk to.
You see this? I'm eye level with him to show we're equal. Binugaan siya nito ng itim na likido sa muka. Pero para sa kanya ay may ginam pa rin na tulungan niya ang bata dahil sa pagkawala ng kapatid nito. Two of my brother died. Listen, I need to clean myself off. Then let's set up some cameras. Matapos ang pangyayari ay nag-setup na nga sila ng kamera sa bawat palibot ng bahay upang may record at makita ang mga magaganap sa gabing iyon. This house. Wait, bro. What? One of our cameras already spotted something. Look. Hindi pa nila natatapos ang paglalagay ng bawat kamera ay may nakulan na agad ito. May nispatan na ito sa loob ng isang silid. Well, pagmasdan mo maigi. What is that? I think it's just a glitch or something. Isang ulo na may mahabang liig ang nakukunan ng kamera na siyang dumungaw sa pintuan. Agad naman nila ito ang pinuntahan. Who's on the camera in here? Come on. I think it was over there. Nang makapasok na nga sila ay marahang binuksan ni Parker ang pintuan ng closet. What's in there? Bro! Pero wala naman siyang nakitang kakaiba sa loob maliban sa butas na maaaring dinahanan ng nilalang. Habang nasa labas si Chester ay maririnig ang nakapangingilabot na tinig na nagmumula sa closet. Bigla na kang lumabas ang napakahabang dihig dito at nakatingin pa sa kanya. Pero hindi niya ito napapansin. Pero nasaan nga ba si Parker? There's nothing here. Muli ay isang kamay na naman ang lumitaw at marahang itinutulak ang base na nasa itaas. Pero makikita sa kamera na walang tao o walang nilalang na tumutulak rito maliban sa visible lamang ito sa isang camera na gamit nila. Dude! Why would you knock that over? I didn't! Something pushed that on me! There's something in here with us! Look! There's nothing in here. I just checked. Let's just go talk to Barbara now. Dahil sa wala namang nakita si Parker mula sa loob ng closet, ay nagpasya na lamang siyang lumabas at kausapin si Barbara. I hope everything's okay. Did you talk to my son? Yeah, we did. Can you fix him? Listen, Caleb is a normal boy. He's not broke. I guess this is our room. Okay, take the bed on the right. Let's just go to sleep. But dude! Good night. Natulog na nga sila at sa may mingilang pagkakatulog ay ito ang gigising sa kanila.
Nakikita sa camera ang inilagay nila sa loob ng kwarto ni Caleb na tila ba umuulit to. Muli, unti-unting nagbukas ang pintuan at dito na nga lumitaw ang parehong ulo na nakuna ng camera na may mahabang leeg. Tila ba nakikita ito ni Kayla at nakikipag-usap pa siya rito? Maaaring ito ang tinutukoy niyang imaginary friend. Tila ba nagwawala na ang nilalang at tila ba gusto nitong saktan si Caleb habang maimbing pa rin natutulog ang nanay nito at ang dalawang hunter. Ang mga susunod pang mangyayari talagang perhaps creepy. Nalaman na ng nilalang si Caleb at dito ay nagising si Chester at agad niya rin ginising si Parker upang tignan kung ano ang nangyayari. Is that Caleb? Huli na ang lahat ay nilaman na nito ng buo si Caleb. Dito ay agad silang tumakbo papunta sa loob ng silid at ito naman ang makikita nila. There's nothing in here. Nang nasa loob na sila ng silid ay wala silang nakitang ano o sino man at wala na rin ang batang lalaki na si Caleb sa loob. Tanging ang itim na likido na lamang ang nakita nila sa sahig at dinawakan pa ito ni Parker. Makikita rin ang iginuhit ng batang si Caleb. Huh? Gone. I think something happened to him. Out of nowhere, may humila kay Chester na naging dahilan ng pag-angat nito at pagkalagay nito sa pader. Walang makikita sa naked eye at visible lamang ito sa camera nila. Wala silang nakikita sa paligid maliban na lang sa tunog na nakapangingilabot na boses nito sa paligid nila. What? What is it? Let me turn on night vision. Marahang lumalapit si Parker sa kurtina upang tingnan kung sino ang nasa likod nito. Pero wala pa rin siyang nakita. Pero pagmasdan mo ang muling mangyayari dahil ito ang makukunan niya. Look! What? I can see it! Huh? It's looking through! Come on! Okay!
Agad na tumakbo ang nilalang. At nagabulan sila nito. Papunta ito sa loob ng silid ni Barbara. Nilapitan nito si Barbara. Mabilis na tumatakbo si Chester at Parker. Pero ang maabutan nila ay talagang gigimbal sa kanila. Nilalamon na rin ito ng buo si Barbara at dito ay napagpasya nilang tumakas na lang at tumakbo dahil alam nila kung hindi nila kaya ang nilalang. Okay. Well, alam naman natin hindi ito totoo at gawa-gawa lamang ng Life of Luxury. What was that thing? I couldn't even see it! I don't know, but I think it took Barbara. Who the hell is Barbara? By the way, ginawa lang naman nila ito para mapasaya tayong mga viewers. At alam kong nag-enjoy ka rin. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.